Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabi, si Kristo'y muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating, kaya't tumanda kang siya'y salubungin. Kayo'y sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, ang programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Ito po si Joe Orbit Jr. Ako po ay mananatiling kasama ninyo sa pagtatanghal dito pa rin sa inyong natatanging programa, Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po kaming muli sa loob ng kalahating oras sa pagtuklas at pagtalakay ng mga sipi ng pag-asa mula sa Aklat ng Buhay. Maligayang araw sa inyo at sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tayo po'y nagpapasalamat na tayo'y nagbabalik sa himpapawid at magpapatuloy po sa ating mga pag-aaral. Kung nais nyo pong tumanggap ng aming pong mga libreng babasahin, paalala lang po namin, ibigay po ang inyong kompletong pangalan at ang inyo pong kompletong tirahan. Maari po kayong mag-text. Ito po ang aming mga contact number sa Globe 0915-571-9957. Ulitin ko po, 0915-571-9957. At sa Smart, 0920-207-7861. 0920-207-7861. Sa ating pong talakayang pangkalusugan, pag-uusapan po natin ang mga pagkaing pangkalusugan. Sabi nga nila, you are what you eat. Kasama natin dyan, si Sister Joy Orbe. Sa ating pong patuloy na pag-aaral ng kasulatan, ating pong wawakasan ang ating pong serye sa ikalawang season nito, Buhay Kasama si Kristo. Babalikan po natin ang kwento ni Richard Dalton na nalulungpo sa paglalasing at paggamit ng mga nakapipinsalang droga. Tayo po'y dadako na sa ating talakayang pangkalusugan. Sister Joy? Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez, Mrs. Martinez, room 321, kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo. New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care. Batiin po natin ang ating mga kaibigan sa Himpapawid, mga taxi drivers. Maging mahusay ang inyong biyahe ngayon at araw-araw. Isang araw ay nag-iipon-ipon ang mga mag-aaral sa basic nutrition na subject. At pinag-uusapan kung paano nila ipapaliwanag ang sabi ng guro na you are what you eat. Sa kanilang usap-usapang ito, ang sabi ng isang estudyante, aba eh, di ang ibig sabihin sa mga Pinoy noon ay nagiging ikaw kung ano ang kinakain mo. Bakat ang gulat at kalituhan sa mukha ng mga kasama. Biglang bawi naman ang isa, paano yan? Ulam ko kanina ay manok. E di magiging manok na rin ako. Sabay lagay ng dalawang kamay sa kilikili at nagtitila-tilaok na parang manok. Nagtawanan ang lahat. Napaisip at napangiti po ako sa aking narinig. Ano nga kaya ang ating isasagot kung tayo ay hahanapan ng paliwanag sa pangungusap na you are what you eat? Naniniwala ba kayo na totoo ito? Aba, tunay na tama ang mga salitang aking nabanggit. Di maaring nangangahulugan tulad ng sabi ng estudyanteng nagpapatawa dun sa aking kwento, pero may katotohanan ang nasasabing nagiging ako o di kaya'y nagiging kayo ang ating mga kinakain. Alam mo ba na ang bawat ating kinakain ay nagiging bahagi ng ating katawan? Ito ay nagiging pagkain din ng ating mga buto, ating mga kalamnan o kaya muscles, at ang bawat cell na bumubuo ng lahat ng ating katawan
ay nagiging bahagi yung ating kinakain. Kaya anuman ang ating piling pagkain ay nagiging tayo sa totoo lang sa bandang huli. Kapag ang ating kinakain ay may sapat na nutrisyon para sa pangangailangan ng katawan, ang katawan ay nananatiling maliksi, malusog at lumalaban sa kahit anong sakit. Maliban pa doon, nagiging kadahilanan ng di pagdapo ng kahit anong sakit dahil ang katawan ay malakas at ang ating built-in na immune system ay malakas din. Kaya ito ay nagko-contribute doon sa paghaba ng buhay ng isang tao. Maliban dito, atin pong pag-isipan din na ang pagpili ng ating pagkain ay talagang mahalaga sa kalusugang pisikal, mental, pag-iisip, kahit sa pagdarama, sa feelings, sa emotions, kahit sa pakikipagsalamuhan natin sa tao, at gayon din sa espiritual na bagay, lalo-lalo na din sa mga pang-araw-araw nating pagpapasya. Mga mahalagang punto ang aking bigyang pansin sa ating pagkaing pangkalusugang talakayan. Unang punto na aking talakayin, nagsasabi na ang pagpili ng masustansyang pagkain at hindi basihan ang sarap o gusto lang na pagkain, kundi ang makukuhang nutrisyon sa pagkain ang tinutukoy at ang pangmatagalang epekto na dinudulot nito sa katawan. Ayon sa mga dalubhasa, ang tiyan natin ay nilalarawan na parang isang batong gilingan. Maayos itong gumagawa ng paggiling ng maraming bagay tulad ng mais, bigas, mga klase-klaseng butil o beans. Pero kapag ang batong gilingan ay gamitin sa paggiling ng tulad nito na bato, ay di tatagal ito po ay nasisira. Madalas at marami sa atin, alam niyo po, ay tanggapin na natin kumakain po ng karne. Ang ating tiyan ay gawa din ng muscles tulad ng karne. Mas madaling nasisira ang tiyan ng mga nagkakain ng karne kesa nagkakain ng gulay na mas madaling tunawin ng tiyan at naitutulak sa bituka at nag-aak na para siyang walis, no? Yung gulay, para siyang walis na naglilinis ng tiyan at ng bituka tulad ng batong gilingan na nagigiling ng bato at nasisira. Gayon din ang tiyan at ang bituka natin na gawa ng kalamnan o muscles na nagtutunaw at tumutulak ng lamang karne at madali pong nasisira dahil pareho siyang kalamnan. Hindi ko po isinasali ang mga sakit pa na nakukuha natin sa pagkain natin ng laman o ng karne o dala-dala ng karne mismo na may sakit na hindi natin alam kung paano ito inihanda, paano ito iniluto bago inilapag sa atin para ating kainin kapag ating binibili. Kaya kailangan ang pag-ingat po talaga sa pagkain. Bilang isang nurse, ako po ay hindi din dali-dali naniniwala sa mga sabi-sabi lamang, kaya ako ay nag-experiment sa bahay. Ang patuloy na pagkakain ng gulay ng mga bata ay di man lang nagdala sa kanila sa hospital for how many years? So, wala po kaming record na na-hospital ang mga bata dahil sa AGE o yung mga ganyan, wala po, ni UTI, wala po, no? Salamat sa Diyos po. Mahirap po talaga sa simula, pero dahil mabisa at nagkinabang kaming lahat, nagpasya po kami na ganun po ang aming diet, lacto-ovum. Okay. Isa pa, dahil sa trabaho, ako ay sa maraming beses naka-observe ng gastroscopy o isang paraan ng pagsisilip sa loob ng tiyan hanggang bituka ng tao upang makita kung ano ang mga sanhi ng sakit o ano ang sakit mismo sa loob. Aking napansin ang tiyan ng mga vegetarians o sila yung nagpasya na kumain ng gulay, no, ay mas malinis at walang sugat, pero ang mahihilig sa karne ay may mga butas, pagdurugo,
bukol at bara. Aking nakita na naging kadahilanan ito ng maraming sakit tulad ng ulcer, cancer sa loob ng tiyan ng mga pasyenteng ito. Naniniwala ako na maraming sakit ngayon. Pagkain ang isang mayor na kadahilanan. Kaya magpasya ngayon. Piliin ang pagkain na quality. Huwag kalimutan, you are what you eat. Sa susunod na mga linggo, ating talakayin ang mga mahalagang punto tungkol lahat sa pagkain. Huwag po kayong magliban upang inyong marinig ang susunod na mga mahalagang paksa dito sa ating programa. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, inyo pong ipadala sa Tinig ng Pag-asa at npuc.org o di kaya i-text sa Globe 0915-571-9957, Globe number 0915-571-9957. Ito'y si Joy Orbe. Yes, Dad and Mom are coming. I wish my parents will come too. The best way to spend time? It's with family. Adventists care. Maraming salamat muli, Sister Joy Orbe, sa ating pong talakayang pangkalusugan. Tayo po'y dadako na sa ating pong pag-aaral ng kasulatan at itinutuloy po natin para sa ating mga tagapakinig ang ating pong seryeng Buhay Kasama si Kristo. Ito po'y mga kwento ng ating mga kaibigan na sa kanilang mapapait at madilim na karanasan, gumawa ng kaparaanan ng Panginoon upang isauli sila sa buhay kasama si Kristo. Itutuloy po natin ang ating pong nabitin na kwento ng buhay ni Richard Dalton na may kinalaman po sa drug addiction at alcoholism. Maraming salamat, Richard. Salamat din po, Pastor. Alam niyo po, hindi po nagiging madali para kay Richard na balikan ang mga karanasang ito. Subalit, alang-alang po sa ating mga taga-subaybay, nakalipas po nating kwento ni Richard ay nauwi po siya sa kulungan pagkatapos na siya'y mahuli na gumagamit at pinaghihinalaan na nagtutulak nito pong tinatawag na ecstasy. Si Richard po ay naiwan po sa piitan ng Makati City Jail ng 2 taon. Mula doon, Richard, papaano dumating ang bagong buhay sa iyo mula sa Panginoon? Nung ako po ay nakakulong, nung una po ako po ay shock pa. Kasi po talaga nagbago po yung aking mundo. Nung after po siguro ng mga isang buwan, meron po nag-aya sa akin na mag-Bible study. Paano dinala yan sa'yo, Richard? Paano ka nagsimula na mag-aral ng Biblia sa kulungan? Kung merong lugar na hindi siguro akalain na madalas na dito tayo makakasumpong ng salita ng Diyos, doon pa sa kulungan. Bali, inaya po ako nung aking pong kasama, kaselda ko po, na sumama sa kanilang Bible study. Okay, anong kaso niya? Ang kaso niya po ay yung sa pyramiding. Ah, opo. Estafa. Opo, estafa po. Ah. Yun po, kami po yung nagba-Bible study. Wala po yung relihiyon. Kahit po ano pong relihiyon nyo, magkakasama po kami na nag-aaral po ng Biblia. At doon ko po nalaman yung marami pong katotohanan tungkol po sa salita ng Diyos. Amen. Richard, maiba lang ako. Anong nangyari sa mga kaibigan mo? Nung ako po ay nakulong, nawala po sila. So, ang dumadalaw lang po sa akin, yung aking pamilya at yung aking pong girlfriend na buntis nung ako po ay makulong. Oh, ibig sabihin ay ika'y nakabuntis bago ka makulong pa. Opo. Nung ako po ay unang nakulong, talagang hindi po ako makatulog, hindi ako makakain. Pero nung nalaman ko po yung kanya mga pangako sa Biblia, ako po ay nagkaroon po ng kalakasan. At nung nalaman ko po yung mga katotohanan na ito, alam niyo po ang aking pong unang inisip ay yung aking pong mga kaibigan na nandun din po sa larangan ng pagsasayaw at ganun din po yung aking pamilya, yung aking pong mga kakilala. Nananais ko na yung katotohanan na aking nalaman ay ibahagi ko po sa kanila. Sa mga katotohanan ito, Richard, na dumating sa iyo habang ikaw ay nasa selda, ano yung nag-iwan sa iyo ng malalim na pagkakati mo at naging kalakasan mo habang nag-aantay ka na matapos ang pagdinig ng kaso mo? Yung pong mga pangako po ng Panginoon sa Biblia, ito po yung makikita sa Awit 84:11 na sinasabi po rito talaga na ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag.
ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, siya ay hindi magkakait ng mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. So yun po ang aking pong talaga naging kalakasan na bagamat ako naroon po sa kadiliman, sa lugar na iyon na madilim, na magulo, pero nung nalaman ko po ang talatang ito, talagang nagkaroon po ng liwanag ang aking pong buhay. Kailan mo, Richard, ipinagpasya na tanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Tinanggap ko ang Panginoon agad-agad sa aking pong buhay nung ako po ay talagang nandun sa kulungan na wala po akong makapitan, nakalakasan na wala po yung aking mga kaibigan, hindi ko naman po laging kasama yung aking girlfriend dahil may oras po ng dalaw. So pag ako po ay nag-iisa na lang, ang Biblia po ang aking po naging kalakasan talaga. At tinanggap ko po ang Panginoon. Nung una po hindi ko po alam ang dahilan ng Panginoon, bakit niya ako kinulong. Nung ako po ay nahuli, talagang biniblame ko ang God. Sabi ko, bakit siya unfair? Dahil yung aking pong kaso, nagbebenta ng drugs na hindi ko naman po talaga gawain. At meron pa akong mga kilala na talagang nagbebenta, bakit hindi sila nakulong? Bakit ako? So hindi ko po matanggap yon. Pero nung tumatagal na po, nakilala ko siya, nalalaman ko yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako, talaga pong nakikita ko na yung plano ng Panginoon. Oh, nakita mong kamang-mangan ang tao, no? Mangangatwiran pa siyang bakit siya, samantalang alam ng tao na gumawa siya ng isang pagkakamali, na isang pinagbabawal at nagpatuloy siya. Ang kabutihan lamang ay nasumpungan siya muli ng Panginoon at minabuti ng Panginoon na sa ganitong karanasan ay isauli siya muli sa kanya. Opo. Yung aking pong pagkakakulong, bagamat siguro po ito po ay nakakahiyang bagay. Kasi meron po akong mga kasama na kinakahiya nila sila yung nakulong. Mm. Pero ako po, hindi ko po kinakahiya kasi ito po talaga yung naging turning point ng aking buhay. Mm. Dito po talaga ako nabago ng Panginoon. Sinasabi ko nga, nagpapasalamat ako na ako'y dinala ng Diyos sa lugar na iyon. Paano, Richard, ka nabautismohan? Nung tinanggap ko na po yung aral ng Biblia, kami po nung grupo namin sa loob, nagsabi po ron sa elder na malapit na iglesia na gusto namin magpabautismo. Oh, so may dumadalaw na ng mga Adventists. Meron po, tagapabak po. Hmm. Si Elder Johnny po, siya rin po ay naging ninong namin sa kasal. Oho. So bago ka napunta sa Piitan, hindi ka pa kasal? Hindi pa po. Oh. Bali, nung ako po ay nakulong, yun nga po, isang buwan na buntis yung aking girlfriend. So nung kami na po, tinanggap na namin ng Panginoon, actually kahit hindi pa po kami bautismo, talagang nag-o-observe na kami. Lahat po ng aking nalalaman sa Biblia, ino-observe po na po sa loob. Sabat, yung mga pagkain. Ang hindi ko lang po na-observe yung tithing kasi wala po akong trabaho ron. Mm. So sinabi po namin dito kay Elder na gusto na namin magpabautismo. At sinat na po lahat at nung dumating po si Pastor Jerry De Vera nung araw po ng bautismo, ako po ay hindi tinanggap dahil nga po hindi kami kasal nung aking pong girlfriend. So tatlo po kami na hindi po nabinyagan dahil mayroon po kami mga ka-live-in. Mm-hmm. So ito'y inwinas to. Opo. At ngayong ikaw ay nasa pananampalatayang Adventista, papaano mo nakita ang buhay kasama si Kristo? Iba po talaga ang buhay pag meron kang Diyos. Yan nga po ang sinasabi ko po dun sa mga kasama ko sa loob na meron po kaming advantage pag meron kang Diyos sa loob ng kulungan. Kasi sa lugar po na yun, napakagulo. Yung mga iba ko pong kasama ron na walang Diyos, sila yung nagpapakamatay, nagsuswisay po sila dahil nawawalan sila ng pag-asa. Pero kami po na pinangahawakan namin yung salita ng Diyos, kami po ang masasaya ron sa loob. Amen, amen. Kami po. Para po sa ating mga taga-subaybay na ngayon pa lamang po tumututok sa ating programa, ito po'y karanasan ni Richard Dalton na nauwi po sa drug addiction at alcoholism na nauwi po sa Piitan ng Makati City Jail. Tunay po, napakaraming beses talaga po ang Panginoon po ay naramdaman ko po yung kanyang presensya sa loob po ng kulungan. Simula po nang malaman ko yung kanyang salita, ako po ay naging bago na. Before po ako makulong, ako po ay worldly. Dahil po nga, kumikita po ako ng salapi, nabibili ko lahat ng gusto ko, at gusto ko meron ako lahat ng mga bagong gadget. Wala po akong pagkakontento. Pero nung ako po ay napunta na sa kulungan, nalaman ko yung kanyang salita na sabi ko po sa aking sarili, hindi ko pala kailangan yung mga bagay na yan, yung mga material na bagay. Ang Diyos lamang ang kailangan ko sa aking Anong buhay. Anong nangyari, Richard, sa ecstasy? Nawala na po yun sa aking buhay. At kung ano po yung aking mga nalaman, nakatotohanan, talaga pong nilakaran ko na po yun sa aking pong paglabas. So,
Ang nangyari po noon, naibaba ang hatol sa iyong kaso. Paano nagpatuloy? 2007 na po, nung July, nung dumating na po yung aking promulgation day. Yan po yung inihintay talaga ng mga nakakulong. Ibababa na po yung sentensya kung ako po ay mapapawalang sala o makukulong ng habang buhay. At alam nyo po, meron pa nga pong pangyayari na yung aking pong private lawyer na sinabi niya na malakas ang kaso laban sa akin, baka po ako ay masentensyahan. At sabi niya, huwag ka mag-alala, tayo ay aapila. At sinabi niya po ito sa harap ng aking nanay, ng aking kapatid, ng aking girlfriend. Kaya ang nangyari po, sila po ay nag-iyakan. Pero ako po, hindi po ako nabahala sa sinabi ng aking lawyer dahil ako po ay humahawak sa pangako ng Diyos na alam ko sa oras na yon ako kanyang papalayain. At yun nga po ang nangyari, ako po ay napawalang sala. At nung oras po na yun, talaga pong ako po ay umiyak ng umiyak dahil talagang ramdam na ramdam ko na hindi po ako iniwan ng Panginoon. Amen. Nung time po na nandun po ako sa loob ng kulungan, talaga pong siya po ay akin pong kasama. Paglabas mo ng piitan, Richard, papaano ka isinauli ng Panginoon na lalong magiging malago o lalong makapagtatapat ka sa pananampalatayang iyong tinanggap? Nung ako po ay lumaya, mga ilang panahon po, ako po muli ay bumalik sa loob po ng kulungan. Bumalik po ako, pero hindi na po bilang akusado. Opo. Kundi bilang tagapaghatid nung aking pong natagpo ang liwanag sa loob po ng kulungan. Ako Amen. Po ay sumama po sa jail ministry. Doon po mismo sa kulungan na aking pinanggalingan, Makati City Jail, sa Parañaque City Jail. At hanggang nung ako po ay napunta na sa AUP, Tagaytay Jail, Cavite Jail, lahat po. Talagang sinishare ko po. Naging passion mo yung jail ministry. Opo, talagang napakalapit po ng mga nakakulong sa akin. Na pag ako po ay bumabalik doon, talagang naaalala ko kung paano ako sinamahan ng Panginoon, kung paano ako binago ng Panginoon. Amen, amen. Para po sa kapakanan ng ating pong mga taga-subaybay, sa kasalukuyan po si Richard ay nagsusumikap sa biyaya ng Panginoong makatapos ng kanyang pag-aaral at hindi maglalaon ay tapat na paglilingkuran ng ating Panginoon. Richard, sa katapusan ng iyong salaysay, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mangungusap ka sa mga kabataang katulad mo, ano ang pabalita na dadalhin mo sa kanila? Sa mga kabataan po na nakikinig, masasabi ko lang po sa inyo na tunay po na napakahalaga po nang meron po tayong nalalaman tungkol po sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung talaga magbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay. Sana po sa mga nakikinig na mga kabataan, kayo po ay makinig po sa inyong mga magulang sa kanila pong sinasabi. Huwag po kayong maging rebelde na kagaya ko po. Anong time po na yun, umalis lang po ako sa aking magulang. Ako po ay napariwara sa mga kaibigan na di po nakakakilala sa Panginoon. Kaya ngayon po ang aking pong ninanais ay talagang maibahagi ko po yung salita ng Diyos sa lahat, sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya, sa lahat po ng mga nakikinig, sa mga nakakulong. Gusto ko pong ibahagi kung paano po kumilos ang Panginoon sa aking buhay, kung paano po talaga masasabi ko na tunay na napakagaling, napakadakila, napakabuti ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Si Richard Dalton, katulad ng marami nating mga kabataan, kabilang sa 1.7 million na maaring gumamit sa mahaba o maikling panahon ng mga nakapipinsalang gamot, ay maaring magbago ng buhay kasama si Kristo. Maging maingat po tayo. Samahan natin ang ating mga kabataan, paglaanan natin sila ng panahon at sa kanilang mga pagtatanong, sa kanilang buhay at kanilang mga nais na maabot. Samahan natin silang mangarap para sa ating Panginoon. Sa nakalipas pong pag-aaral, ang karamihan sa mga gumagamit ng mga nakapipinsalang gamot ay nasa tinatayang 28 taong gulang. At sa bawat 10 na gumagamit nito, isa dito ay babae. Tinataya din po na ang karaniwang mga gumagamit ng nakapipinsalang gamot ay yung pong mga wala pang asawa o namumuhay na wala pang katuwang sa buhay. Tinatayang 58.21% sa mga wala pang asawa o di kaya'y walang katuwang sa buhay ang gumagamit po ng mga nakapipinsalang gamot. At karamihan po sa kanila
wala pong trabaho na maaring pagkunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi katakataka na marami po sa kanila ay hanggang high school lamang po ang naaabot. Bagamat mahal ang paggamit ng mga nakapipinsalang gamot, marami sa mga gumagamit nito ang tumatagal hanggang 6 na taon hanggang sa mapinsala na ang kanilang mga katawan at kalusugan. Ang pinakakaraniwan sa mga ito na kanilang ginagamit ay ang shabu, marijuana at yung tinatawag na mga inhalants o contact cement. Sa anumang paraan, kaibigan, hindi makakabuti katulad ng patutuon ni Richard Dalton ang paggamit nito. Kadalasan ito'y magriresulta sa mabilis na pagkakabawas ng timbang. Nagkakaroon sila ng mga suliranin sa kanilang mga ngipin at sa buong bibig. Ito rin ay nagdudulot ng lubos na kabalisahan. Pagkalito, hindi makatulog at pabago-bagong pagpapasya o di kaya'y pag-uugali. Kasama na po dito ang kadalasan ay bayolenteng pag-uugali. Kaibigan, tama ang banal na kasulatan. Hindi nais ng Panginoon na ang mga nakapipinsalang bagay na ito ay maging bahagi ng ating buhay. Sa 1 Korinto Kapitulo 6, mga talatang 19 at 20, ganito po ang paalaala ng banal na kasulatan. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Opo, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tapat na buhay na niluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pangangatawan at hindi sa paglalasing o anumang nakapipinsala na mga gamot at droga. Si Richard Dalton ay isang patutuo ng pagbabago ng Panginoon sa buhay na nagnanais na makasama si Kristo. Ito'y maaring maging karanasan din natin. Sana'y nakinabang po kayo sa ating pong pag-aaral at kung kayo po'y may mga katanungan, maaari po kayong magpadala sa ating pong globe number 0915-571-9957 at sa Smart 0920-207-7861. Sundan niyo po kami sa kakambal na programa sa RHTV sa iyong kalakasan tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Muli, ito po si Joe Orbe Jr. sa Roma 15:4. Sa pagtitiis at pagaliw ng kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa.